how to be strong. Dapat ang tao malakas dahil marami talagang bagyo ang buhay. First of all, believe in God. Faith in God, faith in God's justice and grace, faith in God's goodness, and in God's love strengthens people more than anything else could. Pag ang tao ay may pananalig, may pagtitiwala, napakalaking lakas ang ibinibigay noon sa kanya. Isaiah 41:10, "Don't be afraid, I am with you. Don't tremble with fear, I am your God. I will make you strong as I protect you with my arm and give you victories." Maraming turo ang Panginoon sa Old Testament, maging sa New, na laging ang tema ay huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng loob, maging matatag ka dahil ako ang iyong Diyos at alam ko ang nangyayari sa iyong buhay. Habang alam ng Diyos ang nangyayari sa ating buhay, dapat alam din natin na alam niya. Habang tayo'y mahal niya, dapat lagi nating maalalang mahal niya tayo. At habang siya naman ay handang tumulong, dapat huwag nating lilimuting nandyan siya. Hindi nawawala ang Diyos, pero kung minsan ang ipinanghihina natin ay yung kawalan ng pagtitiwala o pagkalimot kung sino ang Diyos sa ating buhay. Jeremiah 17:7-8, "But I will bless those who trust me. They will be like trees growing beside a stream, trees with roots that reach down to the water and with leaves that are always green. They bear fruit every year and are never worried by a lack of rain." Importanteng maalala natin yun na ang Panginoon ang pinagmumula ng ating mga iniinom, kinakain, literally and symbolically. At sinabi ng Panginoon na gagantimpalaan niya ang sinumang nagtitiwala sa Kanya. Hindi ka pa man abutan ng gantimpala. Yung nagtitiwala ka pa lang, pay premium na yon kasi pumanatag na yung loob mo. Tumibay na ang kalooban at nagkaroon na ng kalakasan. Isaiah 12:2, "I trust you to save me, Lord God, and I won't be afraid. My power and my strength come from you, and you have saved me." Marami ng past tense na salvation ang Diyos. God has saved us in many ways. Why will He not save us again? Kaya importante na maalala natin yung katangian niya, yung pagmamahal niya, at yung kanyang laging pag-aaruga sa atin. Be strong, be optimistic. Dapat positive ang pananaw. Pwede mong diliman ang iyong paningin, pero pwede mo namang liwanagan. Pwede mong palungkotin ang sarili, pero pwede mo rin pasayahin. Pwede mong pahinain ang iyong loob, at pwede mo rin palakasin. Nasa sayo. A positive, believing worldview strengthens people. Kahit po sa mga pag-aaral sa mga ospital, yung mga pasyente na may religious belief, lalo yung may strong spiritual conviction, mas mabilis sila na mag-respond sa medication. Mas tinatablan sila ng gamot at ng therapy, at ayon sa pag-aaral, mas mabilis silang gumaling. Napakahalaga na pati ngayon ang siyensya ng medisina ay nagpapatotoo na ang pananalig ng tao mayroong kinalaman sa kanyang kalakasan ng katawan. Na pag buo ang kanyang loob, pati ang katawan niya sumusunod. But negative worldviews weaken people. Yung taong laging negative, lagi ang iniisip ay yung masama, yung marumi, yung mahirap, humihina pati ang resistensya ng kanyang katawan at mas dumadali na dapuan siya ng sakit. Psalm 121:1-2, "I look to the hills. Where will I find help? It will come from the Lord who created the heavens and the earth." Itong verse na to, pwedeng marami kahulugan, yung hill. Hill could mean mountain, could mean problem. Hill could mean kumukulong sa'yo, nakapaligid ng mga burol na mahirap akyatin, mahirap lampasan. But from the same hills can come the help of the Lord. So the same trouble that comes to you could be the source of your salvation. The same difficulty could be the source of your strength. The same problem could carry it with its own solution.
At natandaan natin mga kapatid, lahat ng problema may solusyon. Bakit? Kasi pag walang solusyon, hindi yun problema. At pag hindi problema, di huwag problemahin, tanggapin, mahalaga positive ang iyong pananaw. Romans 8:28, we know that God is always at work for the good of everyone who loves Him. Pag ito, dinibdib natin na ang Panginoon ay laging gumagawa sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, kahit kuminsan sa biglang tingin, ay parang hindi maganda yung nangyayari sa buhay. O kahit tagalan mo pa yung tingin, titigan mo at suriin mo, parang mahirap talaga yung nangyayari. Pero kung ikaw ay umiibig sa Panginoon, may paghuhugutan ka ng lakas. Dahil sabi, pag umiibig ka sa Panginoon, lahat ng pinapayagan niya mangyari sa buhay mo ay sa ikabubuti mo. Hindi lang lagi, malinaw na ikabubuti mo yon. Pero kung may pananalig ka, malalampasan ang paningin mong physical, yung nakikita mong parang hindi maganda. At kahit wala kang pruweba sa iyong isip, sa pananalig mo, napapatunayan mong ikabubuti mo yon, doon pa lang, lalakas ka na, gagaling ka na, o malalampasan mo yung oras ng hirap. Follow people who model strength. Maraming mga tao sa paligid natin na pwedeng gawing huwaran. Ang gagawin yung huwaran sa buhay, yung mga matatatag ang loob. Yung buo ang loob, yung matatapang. Huwag yung mahihina. Pagka ang ating ginawang idolo sa buhay, huwaran, yung mahihina, walang ginawang pangharap sa problema kundi iyak, eh walang mangyayari sa'yo. Pero kung ang titingnan mo, yung mga strong characters, actually, sila yung madalas panalo. In fact, sa mga soap opera, sa mga drama-dramang kinawiwilihan ng marami, yung mga kontrabida nga ang laging enjoy sa buhay. Sila tong kitatatag ng loob, kititigas ng mga sikmura, pero sila ang nananalo, nakukuha nila yung pera, nakukuha nila yung boyfriend o girlfriend, nakukuha nila yung mana. Ang totoo niya, sa huling episode lang naman sila biglang masusunog o kakainin ng lupa o kaya ay kakagatin ng napakaraming langgam. Pero 55 weeks sa kanilang serya, siya ang panalo. Tapos ang lagi nating iniidolo, yung iyak ng iyak, yung laging talo, yung laging api, yung laging kawawa. Kaya ganun tuloy nangyayari sa buhay ng mga manonood. Dapat tibayan ang loob. At huwag kayong tumanggap ng advice, ng example na hindi nakakabuti kahit mukhang kawawa siya. Hindi mabuti sa tao yung kawawa. Hindi mabuti yung nagpapakawawa. Huwag kang mangapi, pero huwag ka rin papi. Psalm 1:1-2, God blesses those people who refuse evil advice and won't follow sinners or join in sneering at God. Instead, the law of the Lord makes them happy and they think about it day and night. Eh yung advice, kahit hindi sabihin ng bibig, pero yung example ng mga laging api, laging kawawa, laging mahina ang loob, hindi magandang advice yun. Talo ka dun. Dapat ang tao matibay. Pinatitibay ng karanasan, pinatitibay ng kung sino ang tinititigan at tinutularan. How else do you become strong? Get and have supporters. Sabi nga nila, no man is an island. Hindi naman natin kayang pasanin lahat ng pasanin, lutasin ang lahat ng problema kung nag-iisa tayo. Totoo, kung maraming tao sa paligid mo, nadadamay ka sa problema nila. Pero nadadamay ka lang naman hanggang papayagan mo at hanggang kaya mo. Hindi ka naman kayang ubusin ng problema nila kung hindi ka papayag. Yung iba umiiwas makipagkaibigan, makipag-close friendships kasi ayaw nilang madamay sa mga utang, mga problema ng iba. Pero tandaan nyo, sa inyo naman problema. Sa inyong pangangailangan, sa kahit paminsan-minsan lang pero dumadating na oras ng kahinaan, kagipitan, napakahalaga that you have a support system. Napakahalaga na may mga tao sa paligid natin na nagsusuporta sa atin. Eh pero siyempre, susuportahan ka lang naman kung supportive ka rin sa kanila. Kaya willing ka dapat to invest in human relationships. Yung human relationships, kumisan, abala yan eh. Abalang makipagkwentuhan, abalang makaladgadgat, mayaya doon, pumunta sa mga event niya na hindi ka laging interesado. Pero isipin mo na rin na sa ikabubuti mo rin yon. Dahil darating ang panahon, kakailanganin at kakailanganin mo ang iyong kapwa-tao. Ecclesiastes 4:9-12, you are better off to have a friend than to be all alone. Because then you will get more enjoyment out of what you earn. If you fall,
your friend can help you up. But if you fall without having a friend nearby, you are really in trouble. If you sleep alone, you won't have anyone to keep you warm on a cold night. Someone might be able to beat up one of you, but not both of you. As the saying goes, a rope made from three strands of cord is hard to break. Malinaw naman ang mensahe nitong Ecclesiastes. Mas mainam daw na may kasama, may kaibigan, may karamay, may kapartner, merong kang kasakasama sa iyong buhay. Mas pakikinabangan mo daw ang mga pinaghirapan mo. Siyempre, kung kakain ka, mas masarap na mo may kasabay kaysa nag-iisa ka. Kahit pa nga ilibre mo siya, may kasabay ka naman. Kaysa hindi ka nga nagastusan, wala ka inilibre, pero mag-isa ka lang kumakain. At pag daw natumba ka, kung may kaibigan ka, may magbabangon sa'yo. Kawawa naman daw yung natutumbang wala man lang magbangon. Talagang malaking problema daw yon. At kung sa mga magiginaw na gabi, nag-iisa ka lang, baka mag-yellow ka, pero kung may katabi ka, your body heat can help each other and you will survive. Kung nag-iisa ka daw, pwede ka sigurong bugbugin ang isang tao, pero kung dalawa kayo, hindi naman niya kayo kayang bugbugin pareho sa bahay. Ang tatlong hibla na itinitirintas at pinagsasama-sama ay higit na matibay kesa tatlong hiwa-hiwalay na hibla ng sinulit. Kailangan itong idiin kasi marami mga tao hindi sila willing to invest in human relationships. They are too engrossed with themselves. They like to have the resources only for themselves. Ayaw nila magbigay, ayaw nila mag-share, ayaw nila maabala. Pero mabuti lang yun habang ang tao ay bata at malakas. Kaya yung yabang nasa kabataan. Kaya mo magyabang, kaya mong manikis ng kapwa, kaya mo mag-isa. Kasi malakas ka pa eh. Pero dumarating ang panahon na humihina ang tao, tumatanda, na nakakatayo ka na lang nakakalaka dahil inaakay ka ng iba. Doon mo ngayon maiisip ang halaga ng mabuting pakikisama at pakikitungo sa kapwa. Dahil sino sa mga inapi mo, hindi mo ginawa ng mabuti, ang magiging handa na tumulong sa'yo. Yun ang mga tinulungan mo nun, hindi rin lahat willing na tulungan ka. Lalo naman yung hindi mo tinulungan. Kaya dapat ang karunungan dumarating habang kabataan pa lang. Pwedeng-pwede ka magyabang pagbata ka eh. Kayang-kaya mo mag-isa. Pero hindi laging ganun ang buhay. Gusto niyo maging malakas sa oras ng inyong kahinaan? Na wala na talaga kayong lakas? Panghihiram kayo ng lakas ng iba. Kaya kung marami kang tinulungan, marami kang pinahiram, sakali namang di ka makalakad, akayin ka naman ng iba, yung lakas niya ang nagiging lakas mo. Kung di ka makakita, yung pananaw at paningin ng iba ang nagiging paningin mo. Hindi ka makagalaw dahil na-paralyze ka, yung braso, yung kamay ng iba ang gumikilos para sa'yo. In other words, may lakas ka pa rin. Bigay ng iba. Kaya huwag tayo dapat magkukulang sa pagbibigay ng lakas, lalo sa panahon na malakas naman tayo, hindi naman natin ikamamatay tumulong, at yung lakas na ginamit mo ngayon, hindi mo naman kayang isave. Pag na hindi mo na nagamit yun today, eh wala ka ng paggagamitan noon. Bukas may ibang lakas, ang ibang mga gawain. Dapat ang tao may kaibigan. At hindi tayo dapat maging maramot na yung ating mga mahal sa buhay ay makipagkaibigan sa iba't ibang tao. Kumisan kasi may mga magulang, may kapatid na sobrang mga seloso. Ayaw nila na yung mga anak nila ay nakikipagkaibigan kung kani-kanino. Sabi na tayo-tayo na lang ang magtulungan dito. Pero yung magulang hindi naman lagi nandyan. Tumatanda, binabawi ang buhay. Sino ngayon ang kasama ng inyong mga anak o apo? Kumisan mayroong mga sobrang conservative na mga pamilya. Ayaw na maipaligawan ang kanilang mga anak. Ayaw magkaroon ng boyfriend hanggang nagtandaan na wala tuloy mga partner sa buhay. O pag natanda nun, sinong kasama? Yung mga mahihigpit na matatanda, yung higpit ng higpit, kaya nyo pa bang samahan yung mga anak nyo at apo pagka sila na lang natira? Pero pinagkaitan nyo na makadevelop ng mga relasyon. Kaya dapat hindi tayo ganun. Hayaan natin na yung mga tao makadevelop ng mga kasama nila. Hindi naman natin masasamaan habang panahon. Pero darating ang panahon na kailangan nila ng kasama. It's important. At kung kayo naman, ay halimbawa biglang nagka-boyfriend, nagka-girlfriend, nagka-asawa, huwag niyong biglang lilimutin ang inyong mga kaibigan, mga kamag-anak, dahil meron na kayong papa na ipinagmamalaki, meron na kayong mommy na ipinagmamalaki. Kasi kuminsan,
Pag dumating ang panahon na nagkagalit kayo at naghiwalay, eto mga kaibigan mo na naman ang karamay mo sa buhay. Mga papa and mama, they come and go, but friends remain. That's why don't commit the mistake of neglecting your friends just because you have a lover, a partner, a spouse. Darating ang panahon, maaalala mo sila, lalo kung bigla kang iniwan ni lover. Be wise. Proverbs 17:17, a friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity. At sabi sa Proverbs 17:17 din, sa ibang version, a friend is always a friend, and relatives are born to share our troubles. So ang mga kaibigan natin, ang mga kamag-anak ay talagang nandyan para makihati sa ating mga problema. Ang dapat magsasabi nun yung tumutulong, ha? Hindi yung nagpapatulong na parang duty tuloy ng iba na tulungan ka dahil sabi ng verse. Pero ang nagsasabi nun, tutulungan kita. Gusto kinang tulungan, sabi ng verse, kaya ka may kamag-anak, kaya ka may kaibigan para tumulong. Pero huwag nyo nang sasabi sa kamag-anak nyo, hoy, kamag-anak kita, therefore duty mong tulungan ako. Nawawalan ng motivation ang tutulong pag ganon. Mga kapatid, may isa pang napakahalaga para magang tao maging malakas. Sa paghanap ng mga problema, kasakitan, mga suliranin. Earn and save money. Dapat kanta ka ng money, money, money. Dahil talagang mahalaga ang pera. Kung hindi pera o dagdag sa pera, dapat meron ka insurance. Meron kang pension pagtanda mo. Kaya yung mga tao sinasabihan natin, uy, magbayad kayo ng SSS payments nyo para pagtanda nyo meron kayong pension. Tapos sabi, magkano na yun? 6,000 a month. Aba, pag wala kang kapera-pera, malaki na yung 6,000. At kung walang magpalibing sa'yo, at least bigyan ka malang ng SSS ng kabaong na styrofoam. O lawanit na may pakong bakya, ano naman kung nalalaglag ka pag binuhat yung ataol, at least meron. Kesa wala. Katulad ng mga citizens sa ibang bansa, halimbawa sa Amerika, ang pension mo, pag nag-60 ka, depende kung magkano taxes ang binayad mo at i-contribute mo sa iyong social fund habang nagtatrabaho ka. Eh yung iba nagpapalusot, hindi sila nagbabayad ng tax, puro under the table, hindi sila nagko-contribute sa mga social fund, hindi sila kumukuha ng insurance, akala nila ngayon mas marami silang perang ginagasta. Yes, habang malakas ka, marami kang perang ginagasta. Pero kung wala ka ng mga insurances na yan at pension plan, pag tumanda ka at kailangan mo na ng pera at hindi ka na makakapagtrabaho, doon ka ngayon walang pera. Iba ang lakas ng loob pag may pera sa bulsa. Ecclesiastes 7:12, money is a shelter. Totoo yun. Huwag kayong magbanal-banala na parang walang kwenta ang pera. Sabi sa Bible, Ecclesiastes 10:19, money is the answer for everything. Siyempre, figure of speech yun. Pero ibig sabihin lang nun, money is a solution to many, many things in life. Kaya dapat ang tao, habang kaya, malakas, kumita, mag-save, mag-invest, get a pension plan, get an insurance with a reputable company, kasi kakailanganin mo yan. Hindi ka lagi pwede magyabang na kaya ko, hindi tayo sure. Iba na yung merong itinabi. Tulad ng babae sa Proverbs 31:25, dahil siya masipag, marunong mag-invest, marunong magtrabaho, sabi, she who has money is strong and graceful as well as cheerful about the future. Sabi na ibang version, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Why can a person laugh at the days to come? Pag may pera siya. Pag magpapa-hospital siya, hindi siya nag-aalala. Pagtatawanan lang niya yung hospital. May pera ako. Sige, i-confine ninyo ako sa magandang kwarto. Pero pag wala kang pera, pwede ba dito na lang ako sa corridor? Pwede ba dito na lang ako sa labas ng hospital? O kaya hindi ka pagaling, ilabas yun ako, ilabas yun ako. Mamamatay ako sa presyo. Eh kung may pera ka, hindi magpapagabot ka ngayon. O doon namamatay ka rin naman kung may pera ka, pero namamamatay ka nakangiti. Importante niyan, make and keep receiving material blessings
by giving. Isang sikreto na hindi naman dapat sikreto eh. Kasi sinasabi naman sa Biblia ito. Para makatiyak ka na lagi kang tatanggap sa Panginoon, dapat panabigay ka sa gawain ng Panginoon at sa mga taong nangangailangan. Proverbs 3:9, honor the Lord by giving Him your money. Malinaw na malinaw. At sa Malakay 3:10-11, walang kamatay ang katuruan. I am the Lord all-powerful, and I challenge you to put me to the test. Bring the entire 10% into the storehouse so that there will be food in my house. Then, I will open the windows of heaven and flood you with blessing after blessing. I will also stop locusts from destroying your crops and keeping your vineyards from producing. Ang Diyos nanghahamon. Sabi niya, hinahamon ko kayo. Subukan niyo ako. Huwag kayong mandaya sa inyong mga tithes. Pag hindi ko binuksan ng mga bintana ng langit at pinabaha sa buhay niyo ang walang katapusang blessing. At hindi lang yon, pipigilin ko ang mga salot na kulisap sa paninira na inyong mga tanim. Ipoprotekta ko ang inyong negosyo, ang inyong mga hanap buhay. Alam ganun. At makikita niyo kung gaano ka tapat ang Panginoon sa kanyang pangako. At sabi niya sa Deuteronomy 15:6, no one in Israel should ever be poor. So hindi balak ng Diyos sa kanyang mga anak na may mga mahirap. The Lord your God is giving you this land and He has promised to make you very successful if you obey His laws and teachings that I am giving you today. You will lend money to many nations, but you won't have to borrow. You will rule over many nations, but they won't rule you. That is the promise. Pero merong kondisyon. Kung susunod ka sa kanyang mga utos, hindi nyo mararanasang mangutang, kayo ang magpapautang. Hindi nyo mararanasang mangamuhan, kayo ang magiging amo. Pero may kondisyon. Maging tapat tayo sa Panginoon, maging generous. Alam niya kung paano magsukli sa ating buhay. Isa yan na hindi natin naaalala na madalas na isang napakalaking insurance, savings account, yung ikaw ay giver. Ikaw ay generous even to people that are not close to you but who are needy. Bawat bigay mo sa nangangailangan, bawat bigay mo sa gawain ng Panginoon, ang Panginoon ang magsusukli. At sa palagay niyo kaya, papayag ang Panginoon na may utang siya sa inyo? Oras na ikaw ay nagbigay, lalo kanyang bibigyan kasi hindi naman pwedeng mas marami ka pa ibinigay sa kanya, siya ang Diyos. Maraming tao na ang nakadiscovery nito, merong hindi pa rin madiscovery kasi ayaw subukan. Pero yan talaga ang secret of a very abundant life, to be generous. How else do you become strong? Practice facing and handling hardship. Kung lalaban ka ng contest, dapat may practice. Kay athletic o artistic contest dyan, o dance contest, o singing contest, may practice. Kung lalaban ka sa mga hirap ng buhay, dapat din may practice. Kahit bata pa ang tao, lalo't bata pa nga, mas dapat turuan na humarap sa mga problema. Parents, let us not overprotect our children. May mga assignments sa school, hayaan nyo sila gumawa, huwag nyo igawa para lang tumaas ang grade. Hindi naman sila yung gumawa, dumali ang buhay nila. Sa palagay nyo, anong naituro nun sa kanila na karakter? Wala. Aasa sa inyo. Kaya 50 years old na, umaasa pa sa inyo. Kasi sinanay nyo. Don't do everything for them. At habang maaari sana nga, kahit kaya nyo paligiran sila ng mga mag-aasis sa kanila, give them household chores. At kahit napakarami yung pera, hayaan nyo silang matutong magtipid. Huwag silang palanguyin sa pera kasi mahirap na masanay sa bahay, buhay na sobrang maginawa, madali, maluho. Kasi hindi naman ganun ang totoong buhay. At hindi naman kayo laging nandyan para sila bigyan nun. At nandyan naman kayo, hindi naman tayo sure na lagi kayong may ibibigay. James 1:2-4, my friends, be glad even if you have a lot of trouble. You know that you learn to endure by having your faith tested.
But you must learn to endure everything so that you will be completely mature and not lacking in anything. Pagtiisan daw ang dapat pagtiisan. Pagtiyagaan ang dapat pagtiyagaan para kayo lumago. Walang kulang sa inyong pagkatao, sanay kayo na bumata ng hirap. And as we have said, it's better to practice early. Kaya sabi ni Balagtas sa Florante at Laura, pag-ibig anak ko yaking nakilala, di dapat palakihin ang bata sa saya. At sa katuwaan kapag namihasa, paglaki walang hihinting ginhawa. Para ng halamang lumaki sa tubig, dahoy nalalanta munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang pusong sa tuway maniig. Kaya sabi niya, ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at muni, sa hatol ay salat. Masaklap ang bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Pag inispoil mo ang bata, ano mangyayari? Weakling, mahina, walang buto, mahina ang sikmura, mahina ang loob, kailangan mabuhay ka forever para mo siya samahan. Kaya kailangan turuan ng practice. Sabi sa Proverbs 22 verse 6, teach your children right from wrong. And when they are grown, they will still do right. Train agad ang mga bata. How else do you become strong? Do not overly depend on others. Lahat ng tao, binigyan ng Diyos ng lakas. Huwag kang laging manghiram ng lakas ng iba. Huwag kang laging umasa, sumandal. Dapat gamitin mo at pagpraktisan mong gamitin ang iyong sariling lakas. Why? Because dependence means weakness. Habang umaasa ka, mahina ka. What happens when you are financially dependent, emotionally dependent, functionally dependent? You are weak. May mga asawa na binubugbog, pinagtataksilan, halos ay lapastanganin na lang ng husband, hindi makahiwa-hiwalay, hindi makabuo ng sariling buhay. Bakit? Eh walang hanap buhay. Walang sariling income, walang pera, walang savings. Kaya nilululo na lang ang lahat, pinagtitsagaan ang lahat. Pero kung may pera lang yun, matagal nang nawala. You see, iba yung may pera. Kaya pag may mga magpapakasal, lalo mga babae na mukhang palikero pa ang mapapangasawa, ang advice mo agad, iha, magtrabaho ka. Eh gusto po niya, full-time housewife lang ako. Full-time housewife, pagkatapos kahit anong iba to sa mukha mo, tatanggapin mo dahil wala kang pera. Kailangan may pera ka. O kaya kung siya ang nagtatrabaho, nasa pangalan mo savings. Para mayroon ka maipagmalaki. Hindi yung kawawang-kawawa ka dahil isusumbat pa sa'yo. Kita ko lahat yan, pera ko lahat yan. Diba? Pagka ginawa sa'yo ng husband mo yun, singilin mo siya ng lahat ng servisyo mo. Security guard ka ng bahay, plumber ka ng mga gripo ninyo, nurse ka ng mga anak, tagasundo ng mga anak, cook ka ng mga pagkain, labandera ka, at whore ka pa sa kanya. Doon ka malaki sumingil. Diba? Lakihan mong singil para hindi akala niya siya lang ang may kita. Pag pinayaran nga ang housewife sa bahay, kulang pa yung sweldo ng husband eh. Sa yabang-yabang kakape. Sino kumapalakpak dyan sa likod? Diba? Siguro binubusan nila ng kape yung humihingi. Marami namang husbands mababayat ha. Pero kuminsan, pagkabiglang nahumalik kung kanino, nawawala ang bait. Kaya dapat secure kayo, meron kayong sariling income, itaktak nyo sa utak nyo yan. Hindi naman ibig sabihin na may income kayo, ilalayo kayo, hihiwalay, pero mabuti na yung meron kayong choice. Hindi kayo overly dependent. 1 Thessalonians 4:11-12, live in a way that you won't have to depend on anyone. Ganon din naman yung mga magulang eh. Minsan sayang lang, medyo huli na sa iba. Pero habang maaga pa, secure yourself. Huwag kayong umasa sa iaabot-abot lang ng mga anak nyo in the future. Dahil kung minsan, ang dalang ng abot. Ang konti. No? Napa-hospital ka ng 7 araw, bibigyan ng pambili ng medical. O eto po, pandagdag. Ha, pandagdag! Ang liit naman yan para ipagdagdag. Pero paano kung umaasa na lang kayo dahil wala kayong isinubi? Be strong. Do not overlove or overneed anyone.
Love mo, yes, but do not overly love. Kaya nga sabi ni Lord, unahin mo siyang mahalin kahit hindi iba. Yung world, hindi laging masama. But anything that is not really permanent. Sabi sa 1 John 2:15, do not love the world or anything that belongs to the world. If you love the world, you cannot love the Father. Yung nagmamahal, ilagay niyo sa lugar. Pag sobra kayo nagmahal, talo kayo. Di lang kayo maalala. Wala na kayo sa sarili. May mga tao nakatitig sa cellphone nila eh. Talaga nakatitig. Abang nang abang na may dumating na text. Dumating ka na, dumating ka na, dumating ka na. Wala namang dumadating. Mga advertisement pa ng kondo ang darating. Eh, paano sobrang nagmamahal? Magmahal kayo pero ilagay niyo sa lugar. Hindi dapat kawawain ang sarili. Do not be anybody's satellite. No one is as weak as a person who is madly in love. You weaken yourself. Nilululo ng katwiran, nilululo ng pinag-aralan, nilululo ng lahat-lahat. Bago lang matauhan, na-damage na siya. Kaya dapat may ititira ka sa sarili mo. Manunok ka siyempre magmahal because God is love and we have to love. Pero huwag kang magpapakabaliw ng sobra-sobra. Lalo sa hindi naman nababaliw sa'yo. May magtatanong pa sa akin, meron po akong boyfriend pero ramdam ko hindi ako mahal. Eh, ba't ka nagtsatsaga? Bakit? Hindi ka pala mahal. Humahanap ka ng sakit ng katawan. So, kailangan magpakatalino ang tao. We were created by God to be healthily independent. Kaya kahit may kakambal ka, pinapanganak ka mag-isa. Mamamatay ka, mag-isa. Haharap ka sa Diyos, mag-isa. Ibig sabihin, kaya mong harapin ang maraming bagay sa buhay kahit walang kasama. Although, mas masarap kung may kasama. Pero huwag kang magpapadaya sa kasinungalingan na kung walang wala kang kasama, hindi ka na mabubuhay. Yun ay isang kasinungalingan. Napaka-importante kahit nga sa ina, ang unang-unang nangyayari sa bata pag ipapanganak, malalagot ang pusod. It's a declaration of progressive independence. At dapat yun, suportahan ng magulang at ng lahat na maging independent yung bata habang tumatagal. Psalm 146:3-4, you can't depend on anyone. Not even a great leader. Once they die and are buried, that will be the end of all their plans. Sabi, hindi ka pwedeng umasa sa iba kahit magaling pang tao yan. Dahil pag namatay yan, paano ka? Maasa ka. Dependent ka. Mga kapatid, maraming paraan, pero isa na lang ang ating pag-usapan ngayon. Choose to be strong. Laging may choice. It's a choice. It's your choice. Pagka kayo may diabetes, may pagkain dyan na matamis, ang sarap, it's your choice. Pipiliin mo bang kumain yan na pagkalunok mo, masarap lang sa dila, pero pag nalulun mo na, nasa katawan mo na yung lason, o kakainin mo pa rin? It's your choice. May pipiliin kang pagkain A, healthful. Pagkain B, hindi healthful. Alin ang pipiliin mo doon? It's your choice. Ganun din. May problema ka, pwede kang maging manghina, himatayin, manlumo. Pwede ka pang magpakabatay. May gumagawa pa nun. Pero ba't naman yun ang pipiliin mo? It's your choice. Choose to be strong. Iniwan ka ng asawa mo. So, gusto mong mamatay dahil lungkot na lungkot ka, nadaya ka at saka dependent ka pa. So, no, I choose to be strong. I will not be a loser. Meron kang sakit, malalang sakit. Pwede ka maawa sa sarili, pwede ka magmukmok, but you can choose to be strong. I will choose to be strong. I will maximize whatever is left of my life. I will do whatever my health allows me to do. I'll choose to be strong. I'll choose to be victorious. I'll choose to be cheerful. Although I can choose to be sad. But why will I choose to be sad? Meron kayong namimiss, ang lungkot-lungkot nyo, magkahiwalay kayo. You can choose to be alone in a room and be sad. And you can choose to go out and amuse yourself. Do something to forget it. It's your choice. Pinipili natin kung magiging mahina tayo o malakas. 2 Corinthians 4:8-9, we often suffer, but we are never crushed.
Even when we don't know what to do, we never give up. In times of trouble, God is with us. And when we are knocked down, we get up again. Natumba ako. Yes, pero hindi ako papayagan na tapakan ako ng lahat ng dumadaan. Tatayo ako uli. Nadaya ako. Yes, pero may buhay pa ako. Babawi pa ako. Hindi ako magmumukmok sa buhay. 2 Corinthians 4:16 to 17, we never give up. Our bodies are gradually dying, but we ourselves are being made stronger each day. These little troubles that are getting us ready for an eternal glory that will make all our troubles seem like nothing. Ganun, hindi tayo susuko. Yung mga problema na yan na ating kinakalaban, magiging trophies yan later. Bawat bato na ihahagi sa atin ay magiging monumento. Bawat sugat ay magiging tropeo if you choose to be victorious. Kaya sabi sa Deuteronomy 3:31-6, be brave and strong. And the Lord Jesus echoes that, have peace, do not be afraid. Pag nangihina kayo mga kapatid, pinipili nyo lang yun. But sometimes hindi tayo aware. Hindi tayo aware, ipinapakain natin yung ating lakas sa mga negative forces. Joshua 1:9, I've commanded you to be strong and brave. Don't ever be afraid and discouraged. I am the Lord your God, and I will be there to help you wherever you go. God's people are strong and brave, not weak and afraid. Hindi ganun. Dapat ang tao lakasan ng loob. 1 Corinthians 16:13, keep alert. Be firm in your faith. Stay brave and strong. Wala kayong kaharap ngayon o haharaping problema na hindi na nakaharap ng mga tao noong unang panahon pa. Walang bago sa mundo. Walang bagong problema ang hindi pa nadinig ng Diyos na idinaing sa Kanya ng mga tao. Walang bago. Therefore, lahat yan may katapat na. Lahat ng kahinaan ay may katapat na lakas. Ang lahat ng tanong ay may katapat na sagot. Pusali man ay may katapat na langit, sabi nga ng matatanda. So huwag tayong lagi na lang mag-awa-awa sa sarili. Huwag laging magpaawa sa kapwa. Kumusta ka? Eto, kawawa naman ako. Eto, mahina ako. Eto, may sakit ako. Ang dami mo nang mapipiling ibalita. Kumusta ka? Pwede mo sabihin, wow, ang saya ko. Nagising pa ako ngayong umaga. Pero pwede mo sabihin, ang taas-taas nga ng BP ko. It's your choice. Anong gusto mong topic? Pero mga kapatid, ang laging gusto nyong topic ay yung kayo mahina, kayo kawawa, kayo walang pera. Mapapansin nyo, pakonti ng pakonti ang gusto makipag-usap sa inyo. Sino naman ang gusto makipag-usap sa laging daing ng daing? Yung kausap nyo, marami rin dapat idaing, pero hindi lang niya idinadaing. May problema siyang daladala, tapos itatambak nyo sa kanya yung problema nyo. Dinadoble yung dala niya para lang gumaan ng pakiramdam nyo. Sa palagay nyo, tatagal lang kayong kausapin ng kapwa. Choose to be cheerful. Hindi laging dumadaing. Lahat tayo may dalang problema. Lahat tayo mayroong mga difficulties. May kanya-kanyang lungkot, may kanya-kanyang hirap, kanya-kanyang takot. Pero bakit mo kailangang isiwalat at itambak sa kapwa mo yun lagi? Kakadalaan ka lang, pagsasawaan, lalong mawawala na tutulong sa'yo. Pero pag strong ka, you attract people to be near you. And when people are near you, you get helped, even without asking for it. And you can help other people also. Life really could be full of hardship and trouble, but we are not without a helper. John 16:33, Jesus speaks, I have told you this, so that you might have peace in your hearts because of me. While you are in the world, you will have to suffer. But cheer up, I have defeated the world. Sabi ni Lord, walang bago sa mga sinusumbong mo. Kasama ng buhay yan. May pagdurusa, may paghihirap. Pero huwag kang mahinaan ng loob. Lakasan mo ang loob mo kasi nagapi ko na ang lahat ng yan. Napagtagumpayan ko na yan. Stay with me because I am with you. The Lord is victorious over suffering. Seek the Lord.
sa Kanya tayo lalapit. Take shelter in the Lord. Receive strength from the Lord, from others, and even from within yourself. At napakahalaga mga kapatid, because we are cognizant that many people are suffering, strengthen others. Kahit kayo may dala, may hirap, merong mas malala ang kalagayan sa inyo, mag-minister pa rin tayo, maglingkod, strengthen them. And do not make people weak by solving all their problems for them, by making them over-dependent on you, because that, in the long run, will not be helpful. We are full of troubles, but we are not without help. God is our present, ever-present help in times of trouble. Don't you ever forget that. Panginoon, salamat dahil kayo ang aming pwedeng takbuhan, lapitan, at higit pa sa sapat ang pwede niyong ibigay na pagpapaala sa amin. Lahat ng mga tao, Panginoon, ay may kanya-kanyang dala, problema, takot, pangangailangan. Ang ituro niyo sa amin, kayo ang solusyon sa mga ito. At meron din kami sa aming personal at practical na buhay na pwedeng gawin para pagaanin ng mga suliranin at palakasin namin mga sarili. Patuloy niyo kaming paalalahanan ng mga katotohanan ito nang huwag kaming madaya ng hirap para kami manghina at para kami, Panginoon, sumuko. Palakasin niyo ang inyong mga anak sa iyong ikaluluwalhati at sa kabubuti ng aming buhay. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan ng mga ito sa ating buhay.